Sa panahon ng pandemic o kaya community quarantine ay marami tayong mga naririnig na mga mapanising salita. Katulad ng bakit hindi na pwede mag-shake hands o salam, bakit hindi na tayo pwedeng magsala sa masjid o sa moske, mas natakot na ba tayo sa virus kesa sa Diyos at hindi na natin gagawin ang mga utos ng ating reliyon? Na para bang ang mga taong nag-iingat ay wala nang takot sa Diyos. Sa Islam, tinuturuan tayo na palakasin ang ating takwa. Ano yung takwa? Ang takwa ay ang mangilagka makagawa ng pagkakamali mula sa batas ng Diyos. Yung iba, tinatranslate na lang ito sa mabilisang salin sa wikang Tagalog na takot. Kaya nga pag may nagkakamali o gumagawa ng haram, sinasabihan nating ittaqillah. Magkaroon ka ng takwa kay Allah o matakot ka kay Allah. Yan ang kahulugan ng takwa. At the same time, meron din tayong tinuturo sa atin na tawakkul. Ito naman yung mataas na pagtitiwala kay Allah. Na sa kabila ng sitwasyon sa paligid, ikaw ay susunod sa batas ng Islam dahil may tiwala ka sa Diyos. Kaya naman, pag nagsama ang takwa at tawakkul, pag nagsama ang takot sa Diyos at mataas na pagtitiwala sa Diyos, ang resulta ay tapang. So kaya tayo makakarinig ng mga salita na bakit ititigil ang salam, ang shake hands, bakit tayo kailangan tumigil sa pagsasala sa Jumaa, sa masjid, and so on and so forth. So ito ay dahil sa resulta ng pagsasama ng dalawang ito. Mataas na takwa at mataas na tawakkul. Subalit, pakinggan niyo po. Ang tawakkul, ang pagtitiwala kay Allah ay mayroong kalakip na katuruan din. Ano yun? Yung pag-iingat. Noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabihan niya yung tao, magtiwala ka kay Allah pero itali mo ang iyong kamelyo. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng magtitiwala ka sa Diyos at yung kamelyo mo hindi mo tatali pag nasa loob ka ng bahay mo dahil aalis yun. At hindi mo pwede sabihin ikaw ay basta may tiwala kay Allah. Katulad halimbawa sa mga taong nagsusuot ng seatbelt sa tuwing sila ay nagmamaneho ngayon, ibig ba sabihin pag nagsuot ka ng seatbelt, nag-ingat ka, ay wala ka ng takot sa Diyos? Bakit? Kung mamatay man ako dito eh, nagtitiwala ako sa Diyos. Hindi. Ang pagsusuot ng seatbelt ay bahagi ng pagtuturo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyo mamali, pagsusuot ng seatbelt o pagtatali mo sa kamelyo ay bahagi ng tawakkul. Ganun magtiwala kay Allah. Kailangan gawin natin yung mga karampatang dahilan para ka maingatan. Isang napakagandang halimbawa nung panahon ng Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nasa tingin ko, as of now, alam na natin siguro ang tinatawag na taun amwas, yung panahon na epidemya, nung panahon ni Umar ibn al-Khattab, na kung saan siya ay papunta dun sa Sham, sa bahaging Palestine, na on the way sila at nabalitaan nila na meron daw epidemyang kumakalat dun, siya ay bumalik at nakarinig rin siya ng parehong salita ng mga tao ngayon. Ano sabi? Umar! Ikaw ba ay natatakot ika sa pagtatakda ni Allah at babalik ka, narinig mo lang na may sakit doon, hindi ka natutuloy? Wala ka bang takot kay Allah? Wala ka bang pagtitiwala kay Allah? Katulad ngayon, ganyan din ang naririnig natin. Pero ano sabi ni Umar? Ang sabi ni Umar, hindi ako tatakbo, aalis sa kadar ni Allah. Bagkos itong gagawin ko. Mula sa kadar ni Allah ay pupunta din ako sa kadar ni Allah. Mula sa pagtatakda ni Allah ay pupunta rin ako sa pagtatakda ni Allah. So ibig sabihin, kailangan natin pakinggan ang sinabi ng Rasulullah, ng Prophet Muhammad, peace be upon him, na ang tagubili niya sa tuwing may epidemya, huwag kayo pumasok kung nasa labas kayo at huwag kayo lumabas kung nasa loob kayo. Exactly, ganyan ang nangyayari sa mga community quarantine. So ibig sabihin, ang pagtitiwala kay Allah ay may kalakip lagi na pag-iingat at hindi yun nakakaapekto sa takot mo sa Diyos. Bakit? Dahil Islam din yun eh. Reliyon din yun. Utos din yun. Kaya naman ito yung aking payo, kung ang inyong mga lokal imam sa lugar na kung saan doon kayo nagsasala, ay nagbigay siya ng tagubilin, huwag muna mag-shake hands sa tuwing magsasalam, nagbigay ng tagubilin na huwag muna tayo magsala ng jamaa o jumaa,
maaring sa kanyang pananaw yun ang opinyon at dapat nating sundin yun. Hindi ka pwedeng humingi ng advice na nasa dulo ng mundo na hindi mo naman kahalubilo sa community mo. Hindi natin alam bakit inutos yun ng imam mo. Maaring mas alam niya kung ano yung eksaktong alam niya. Baka alam niya na may virus doon kaya ayaw niyang mahawaan yung iba. So, ang aking payo dito mga kapatid sa Islam, pagmuni-munihan natin ng mas malalim yung ating taas ng takwa kay Allah. May takot ka kay Allah, nagtitiwala ka kay Allah, pero hindi mo naman nilagay yung pag-iingat, baka ikaw ay nakakalabag pa rin sapagkat ang Islam ay kumpleto. Kaya nga huwag nating hangarin yung kapahamakan para sa ating sarili. Hindi Islam yun. Hindi pwede sabihin mataas ang tiwala mo sa Diyos at mataas ang takot mo sa Diyos, susundin mo lahat ng utos at mapapahamak ang sarili mo. Hindi yaon ang Islam. Wala tulku bi aydikum ila tahluka. Huwag nyo ikaitapon ang sarili nyo sa kapahamakan. Kaya naman bilang panghuli, patuloy tayong manalangin kay Allah hinggil sa pandemic na ito, na naway ibigay igawad ng Diyos para sa ating mananampalataya ang pinakamabuti para sa atin. Patuloy tayong makinig sa mga dalubhasa, sa mga payo, yung authentic at hindi yung fake news, at naway iligtas niya ang ating sambayanan. Maraming salamat po.